turning point. Napakahalaga ng papel na gagampanan ng susunod na pangulo ng bansa sa kanyang mga balikat na kasalalayang tugon at aksyon sa mga mahalagang issue sa susunod na 6 na taon. Kabilang narito ang pandemya at ang bagsak na ekonomiya. Ngayong gabi, makakasama natin ang 9 sa 10 presidential candidates. Ipakikilala natin sila in alphabetical order. Dating presidential spokesman Ernesto Abella. Labor leader Leodagario Caliodi de Guzman. Manila Mayor Francisco Isko Moreno Domagoso. Former Defense Secretary Norberto Gonzalez. Senator Panfilo Ping Lacson. Ginoong Faisal Mangondato. Former Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. But Mr. Marcos will not be joining this debate. It was his decision not to participate. And because of that, he has lost his chance to present his program of government and platform. Sunod na po, si Dr. and Attorney Jose Montemayor Jr. Next is Senator Emmanuel Manny Pacquiao. And lastly, Vice President Maria Leonor Lenny Robredo. Welcome, candidates. At this point, we would also like to acknowledge the presence of the officials of the Commission on Elections, headed by its chairman, Saidamen Pangarungan. Ngayong gabi, nakaangkla sa issue ng pandemya at ekonomiya ang ating debate. Lahat po ng tanong na ibabato sa mga kandidato ay mula sa iba't ibang sektor na sinala at sinang-ayunan ng COMELEC at ilang eksperto. At paglilinaw lang po, hindi po alam ng mga kandidato ang mga tanong. Paalala rin po sa mga kandidato, may ilang alituntunin na dapat sundin sa takbo ng debate. And here are those mechanics. Ang bawat kandidato ay may 90 seconds para sumagot sa tanong ng moderator. Kapag 10 seconds na lang, maririnig ang tunog na ito. At pag naubos na ang oras ng kandidato, maririnig naman ito. Matapos sumagot ang lahat ng kandidato, may chance ang bawat isa na mag-react. May 30 seconds ang bawat isa para sa rebuttal, reaction, o komento. Kapag muling natawag ang isang kandidato, bibigyan siya ng 30 seconds para sumagot. Papayagan ang bawat kandidato na mag-notes gamit ang ballpen at papel na nakalagay sa kanyang podium. Strictly no kodigo at no cellphone sa kabuuan ng debate. Bawal rin makipag-usap sa iba pang kandidato at bawal ang coaching mula sa kanilang staff. At sa una pong bahagi ng ating debate, wala po muna ang mga rebuttal, comments or reactions. At kanina nga po ay nagbunutan na kung sino ang mga kandidatong mauunang sumagot sa bawat tanong kada segment.
Ginawa po ito sa harap ng mga kinatawan ng mga kandidato. At ang unang tanong ay sasagutin po ni Ginoong Abelia. At narito po ang tanong. Sa 2 taong sinubok ng COVID-19 pandemic ang Pilipinas, napatunayan po natin ng ating ekonomiya ay masyadong nakadepende sa tinatawag na service at consumer-based sector. Malaki ang binagsak ng GDP, nagsara ang mga negosyo, tumaas ang unemployment at tumamalay din ang sektor ng agrikultura at manufacturing. Ang tanong, ano ang isang sektor na uunahin mong palakasin at bigyang prioridad upang mapabilis ang pag-ahon ng ating ekonomiya? Maraming salamat po sa tanong. You have 90 seconds to answer and your timer starts now. Thank you. Thank you for the question. And ang tanong po ninyo ay kung alun po ang sektor na kailangan bigyan tugon, unang tugon. Ma'am, salamat. At let me spell out na ang una po talaga nating planong bigyan tugon ay ang agrikultura. Ang agricultural sector at ang plano po talaga natin dyan ay gawin natin siyang isang agricultural powerhouse na kung saan po nakadikit ang mga ilang mga industriya dahil lang kailangan po natin ng isang industriya na nasyonal na pwede pong scale up at pwede pong matugunan ang pangangailangan ng mga ating mga tao and also to be able to sufficiently increase on a big on a larger scale ang ating pong mga ang GDP. At ang ano po niyan, ang bibigyan tugon po natin ay magkadikit din po diyan ang ilang po mga sectors which is education and also para po sa mga para mabigyan tugon din po ang mga pangangailangan ng ating mga kabataan, ng mga anak ng mga farmers. Not only that, we'd also like to give it a backbone ng digital economy. Ngayon po, balikan ko, ang pinakamahalagang pong bigyan tugon ay ang agrikultura para po makapag-provide ng food and jobs. Maraming salamat. Ang susunod na sasagot sa parehong tanong ay si Ginoong Calio de Guzman. Again, you have 90 seconds to answer and it starts now. Maraming salamat. Ang focus ng unang mga taon at sagsisimula ng pagbuhay dun sa ating agriculture para lumikha ng maraming pagkain, sapat na pagkain para sa hapagkainan ng ating mga mamayan. Dahil sa maraming mga kabataan tayo ngayon ng malnourished, maraming nagugutom, itong ating isecured. Kailangan natin paunlarin ito, yung sakahan natin. Itigil natin ang rice tarification law, i-suspend natin yan. O i-refill natin ang rice tarification law at magkaroon ng bagong roadmap sa pagpapaunlad ng ating agrikultura para lumikha ng maraming pagkain. Kasabay niyan, pukusan natin ang pagsisimula ulit ng manufaktura na napabayaan natin sa mahabang panahon. Kinakailangan nating lumikha ng ating mga pangangailangan at hindi pwedeng lahat na lamang ng ating pangangailangan na ini-import natin ng napakamahal, umuubos ng ating naipong yaman dito sa ating bansa. Pangalawa ay pukusan ang health. Yung sektor ng kalusugan natin, dapat akuin ng gobyerno ang responsibilidad sa pagtitiyak ng sektor ng kalusugan at kasama ang sektor ng edukasyon. At yung lahat ng sektor ng serbisyo, yung tubig, kuryente, ospital, eskwelahan, transportasyon, dapat akuin ng gobyerno yan bilang serbisyo at hindi negosyo ng malaking kapitalista na pinagtutubuan lamang naman. Kinakailangan natin, may 6 seconds pa ako. Salamat pa. Kaya pag nagtutubuan lamang naman ng mga malaking kapitalista at ginagawang negosyo. Alright, maraming salamat. My apologies for that. And the third person to answer this will be Mayor Isko Moreno. Thank you, Madam Moderator. Your 90 seconds starts now. Agrikultura. Dapat po mamuhunan tayo na payabungin ng katayuan ng ating mga magsasaka. Sa pag-ikot-ikot ko sa buong Pilipinas, nakita ko po talagang
medyo napapabayaan na natin ang ating mga magsasaka na siya nagbibigay ng kapanatagan sa atin dito na makakain at may tamang makain at murang makakain. I do believe if we invest in post-harvest facility and look into yung ating presyo ng fertilizer, masyado na yata nating hindi pinapansin. Pagbababa ng krudo na ginagamit din nila sa pag-produce ng pagkain na siya nagbibigay ng kapanatagan sa bawat Pilipino. Mga kababayan, ang pinaka-importanteng ekonomiya ay ang ekonomiya ng sikmura. Sikmura, pagkain sa bawat pamilyang Pilipino dahil itong pandemyang ito ay nagbukas sa ating kaisipan na hindi tayo pwedeng umasa ng umasa na lamang sa mga imported products na kaya namang i-produce ng ating mangingisda, maghahayop at nagtatanim nating mga kababayan sa sektor ng agrikultura. Food security is the trust. Yun ang pupuntahan ko na direksyon pag ako po ay binigyan nyo ng pagkakataon. Salamat, Mayor Isko Moreno. Ang susunod na sasagot ay si former Defense Secretary Norberto Gonzalez. Your 90 seconds starts now, sir. Palagay ko ang kauna-unahang iniisip ng lahat ng ating mga kababayan ay kung papaano muling magkakaroon ng hanap buhay para kumain ng pamilya at para maging normal ang takbo ng mga pamilya. Maganda naman at isa sa mga development sa mundo ay nagkaroon ng pagbabago kung papaano naghahanap buhay ang mga kababayan natin. Sila ay nag-iisip ng sariling hanap buhay kung walang mapapasukang hanap buhay. Ito ay dapat nating tutukang mabuti. Kaya bubuksan ng pamahalaan ang sources ng capital, yung pinakasimpleng pamamaraan upang ang capital ay makarating sa mga kababayan nating nagnanais magkaroon kaagad ng hanap buhay. Gagarantsahan ng gobyerno ang pondo na ipauutak natin sa mga ordinaryo nating mamamayan. Nang sa gayon ay hindi magpigil o pahabain ang proseso ng mga nagpapautang sa ating mga kababayan. Kailangan hanap buhay kaagad. Tutulong ang gobyerno magbibigay ng kapital ng napakabilis. Yan po ang uunahin natin. Maraming salamat. At ngayon ang susunod na tutugon ay si Senator Ping Lacson. Sir, your 90 seconds starts now. Ang sektor na unahin ko po ay ang MSMEs, Micro, Small, Medium Enterprises. Bakit? Sapagkat 99.5% ng ating mga enterprises ay nagmumula sa MSMEs. At ang nawalan ng trabaho, mga 400,000, mula sa 5.7 million, naging 5.3 million na lamang. Ang agrikultura, hindi naman binabaliwala, pero 10% lang ang contribution nito sa GDP. At ang contribution niya sa employment, 22%. Mas malaki po ang tama sa MSMEs. Ano? Anong gagawin? May mga programa na po, katunayan sa ating GAA 2022, meron na nakalaan 2 billion piso doon sa tinatawag na Small Banking Corporation under DTI, at meron ding 2 billion piso para sa mga agri MSMEs. 2 billion lang yun, yung tinatawag na Agricultural Guarantee Fund Pool na hindi masyadong napapansin kasi walang access ang ating mga MSMEs, pati yung ating mga organized na mga farmers doon sa mga loan facilities. Kailangan turuan ng gobyerno. Ang kailangan unahin magkaroon ng fiscal comprehensive fiscal stimulation, targeted at saka comprehensive na fiscal stimulus para sa ating mga MSMEs. Tulungan natin sila ibangon kasi napakalaki ng tama sa ating ekonomiya nang galing sa sektor ng MSMEs. Maraming salamat po. Maraming salamat. At ang susunod na tutugon ay si Ginoong Faisal Mangondato. Sir, your 90 seconds now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa pagdaan ng pandemya sa ating bansa, dapat po hindi huminto ang ating buhay dito sa atin. Dahil po,
nang dumaan ang pandemya sa atin ay parang nahinto yung buhay ng lahat ng Pilipino. Nawala ng trabaho, nahinto yung lahat ng galaw ng pati sa gobyerno. Kaya po, yung ekonomiya ang nasasandalan ng lahat ng ating mga kababayan. Dahil kapag malaki ang ating ekonomiya, malakas ang ekonomiya ng ating bansa, lahat ng programa ng ating pamahalaan ay mapuporsigi o kaya may magagawa ng ating gobyerno. Dahil po sa hina ng ating ekonomiya, pati sa pangangailangan ng ating mga kababayan sa bahay, sa eskwelahan, sa hospital ay hindi nasusustentuhan ng ating pamahalaan. Kaya po sa ekonomiya po tayo magpalakas dito sa ating bansa. Maraming salamat. Uulitin ko lang po ang tanong. Ano pong isang sektor na inyong paiigtingin at uunahing bigyan ng prioridad? Ang susunod pong sasagot ay dapat po si former Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Pero dahil nga po absent siya, ay tutuloy na po tayo sa susunod na sasagot, si Dr. and Attorney Jose Montemayor. Your 90 seconds, please, sir. Magandang gabi po. Alam niyo po, when you want to revive the economy, you have to employ two factors, the monetary policy and also the fiscal policy. Yung fiscal policy natin ay mag-spend tayo, we have to stimulate the economy by the government spending. This is a short-term approach, ano? And also, the second one is to, of course, nandiyan na yung create law tsaka train law to make it available for all corporations, especially MSMEs. And the second one is monetary policy. Now, by means of the ayuda, we are already increasing the money supply in the circulation so that it can stimulate the government. And it will affect, everything will be affected by this monetary and fiscal policy. Make available yung loans para sa mga maliit na korporasyon, sa mga pamilya, i-open natin yung mga discount windows, not only to the corporations, but also the cooperatives. So with that, we can have a holistic approach in reviving the economy. So kung anong sector, pag in-employ natin yung monetary policy and fiscal policy, maapektuhan ang lahat ng yan in a short term. Maraming salamat. Ang susunod na sasagot ay si Senator Manny Pacquiao. Sir, your 90 seconds begins now. Marami pong salamat sa inyong lahat sa pagkakataong ito. Ang pukusan po natin is yung GDP natin. Lagi po yung binabasihan ng ating ekonomiya, yung GDP natin. Mayroon po tayong four elements of GDP. Yung tinatawag po nating consumption, investment, government expending, and net export. Pag sinabi mong consumption, kailangan yung production po, enough yung production natin. Yung production na hindi tayo nag-i-import. Pag sinabi mong investment, ito ay magbibigay ng trabaho sa milyong-milyong mga Pilipino, mag-invite ang mga investors from other country, and higit sa lahat, para mabigyan talaga ang milyong-milyong mga Pilipino ng trabaho, yung palakasin po natin yung micro, small, medium enterprises. Papautangin natin yung mga maliliit na negosyante ng zero interest po para makapag-put up sila, na makapag-start sila ng business nila, manang mabigyan ng trabaho ang milyong-milyong mga Pilipino. And pangatlo po ay yung government expending. Yung ginagastos po natin, gastos po tayo ng gastos na wala po sa lugar. Gastos, budget po tayo ng budget ng mga proyekto na hindi po naaayon at hindi po talagang nakakatulong in line doon sa pinapangarap nating pag-unlad ng ating bansa. And pang-apat po yung net export. Kailangan enough yung supply natin at tayo ay makinabang sa pag-export pa natin ng mga goods natin para ipagmalaki natin ang ating bansa. Maraming salamat po. Thank you, Senator Pacquiao. And the last one to answer is Vice President Lenny Robredo. Your 90 seconds starts now.
Ayon po sa datos, ang pinakatinamaan ng pandemic MSMEs. Meron po tayong 99.5% of all businesses considered na MSMEs. Nag-generate po ito ng 5.7 million employees. Right now, meron po tayong a little over 2 million na MSMEs, pero 400,000 yung nawala ng trabaho dahil 76,000 yung nagsara na MSMEs. Ang iba naman pong hindi nagsara, nagbawas ng empleyado. Ang aking pong proposal, maliban doon sa mga available na ngayon, ay magpo-propose po ako ng 100 billion stimulus fund para buhayin ulit yung mga MSMEs. Ito pong 100 million na to. Ang portion nito conditional cash grants, another portion nito ay low interest loans para mabuhay ulit sila. Pero ito pong stimulus fund na to dapat mapunta din sa capacity building, mapunta din sa pagtulong sa kanila na mag-digitize. Matulungan din po sila na makahanap ng maayos na merkado. Ang datos po natin, pinakamalaki natin merkado, gobyerno. Kaya isusulong po natin yung panukalang batas na naglalayo na yung gobyerno mag-set aside ng pondo niya na talagang MSMEs ang binibilan niya. Alright, maraming salamat. At so far, just to give a summary, no? Meron pong nagmungkahin ang agrikultura, meron po namang food security na magkaka-connecta naman po ito, at meron pong karamihan ay MSMEs at negosyo, at meron naman po na nagsusulong ng pagbabago ng fiscal and monetary policy. Okay, mga kaibigan, tayo po ay nagwa-warm up pa lamang ang hatol ng ating mga kandidato sa ambisyosong Build, Build, Build project ng Duterte Administration. Abangan po yan, manatiling nakatutok dito pa rin sa Pilipinas Debates 2022, The Turning Point. Nagbabalik ang Pilipinas Debates 2022, The Turning Point. At live pa rin po tayo sa Sofitel Philippine Plaza para sa unang COMELEC Presidential Debate. At sa bahaging ito po ng ating debate, pwede na pong kontrahin ng katunggaling kandidato ang partikular na sagot ng kapwa-kandidato. Pero patatapusin po muna nating sumagot ang lahat ng kandidato bago simulan ang rebuttal. At batay po sa ginawang bunutan kanina, abay una na namang sasagot si dating Presidential Spokesperson Ernesto Abella. Sir, yes, ang tanong, sa inyo pong pananaw, tagumpay ba ang Build, Build, Build program? At kung kayo'y maluklok, itutuloy niyo po ba ito? Yes or no? Why or why not? Your 90 seconds begins now. Thank you. According to their sites and according to their framework, yes, it was a success. Dahilan sa na yun po ang naging flagship project ng current administration, yung Build, Build, Build po nila. Now, I would continue that and even reach it out to be, I'd push it beyond just building, build, build, build infrastructures, but we'd also like to build, build, build the next generation. Lalo na po ang pag-stress ng education ng next ng ating mga kabataan, lalo na po emphasizing science, technology, and engineering and math, para po magkaroon po tayo na mas innovative na next generation, and having more innovation, they would lead into more research and development, building up a stronger economy. Yung pong plano natin, in the spirit of build, 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 we'd like to continue that. So, yun po. Maraming salamat po. Para lang po klaro, ang tinutukoy po nating build, build, build dito ay yung infrastructure program ng gobyerno. Yes, ma'am. All right. Ang susunod pong tutugon ay si Calio D. De Guzman. Your 90 seconds starts now. Mayroong inabot din na tulong o pakinabang para sa ating bansa, pero generally, tingin ko, sabit yung pagbubuhos ng pondo dito sa build, build, build. O yung ating utang mula sa 5.9
trillion bago umupo si Pangulong Duterte. Ngayon ay mukhang aabot ng 13.4 trillion bago matapos ang kanyang panunungkulan dahil dito sa mga build na ito. At naging problema rin dahil sa panahon ng pandemya, para naging business as usual, tinuloy ang mga build at napabayaan yung paggastos dito sa paglaban sa COVID. Kaya ang tingin ko, hindi ito masyado nakatulong at dapat na resolve sana yung problema sa unemployment, at dapat na resolve din yung kahirapan na inabot ng ating mga mamamayan. Napakataas ng presyo ng bilihin, na dapat sana yung pondo ay doon inubos. Napakalungkot na isipin na marami nga tayo ng mga ipagawang mga expressway, marami tayong magagandang tulay na ipagawa, pero yung ating mga mamamayan gutom, marami naghihirap na ating mga mamamayan. Yung presyo ng bibigas hindi ma-resolve, yung presyo ng gasolina hindi ma-resolve, yung presyo ng kuryente hindi ma-resolve, yung pag-aaral ng ating mga anak hindi ma-resolve, yung pagpapahospital ng ating mga mamamayan ay hindi ma-resolve. Walang kwentang gobyerno. Yun na yung basic na kailangan ng mamamayan ay hindi natutugunan. Yun ang aking pagtingin dito sa nangyaring build na ito. Binaon tayo sa grabing utang. Alright. Ang susunod na sasagot sa tanong kung itutuloy ba ang build ay si Mayor Isko Moreno. Mayor, your 90 seconds starts now. Thank you, Madam Moderator Lucci. Sa ating mga kababayan, yes, matagumpay yung build. Dangan lamang, talagang inabot tayo ng pandemyang ito. Will I continue it? Opo, mga kababayan, itutuloy ko po ang build. But we will build more housing, better schools, more hospitals, more post-harvest facility para sa ating fishers folks at farmers at maghahayop, and more source of energy for stability ng energy sa buong Pilipinas. Sapagkat sa pag-ikot-ikot ko po, nakita ko po yung mga kababayan natin. Madalas maghihingalo, pati kuryente nila. Naghihingalo na ang buhay, naghihingalo pa ang kuryente, naghihingalo pa ang internet. These are the things that we're going to focus on build. Tao muna. So yan po ang aking itutuloy. May awa ang Diyos sa tulong ninyo. Salamat. Ang susunod ay si former Defense Secretary Norberto Gonzalez. Sir, your 90 seconds now. You know, infrastructures affect the behavior of people and societies. Kaya importante na siguro titingnan muna natin ulit ang direksyon at rational behind sa build. Kasi makaka-apekto po ng malaki yan kung papaano tayo bilang isang lipunan, kung tayo mainitin ng ulo, etc. Kaya, ang una, titingnan natin, napaka-importante ang ugnayan ng bawat mamamayan sa ating lipunan. Kaya titingnan ko po kung yung build ay equal ang pagtingin sa mga sasakyan, sa dagat, sa itaas, at saka sa lupa, at saka sa tubig. Titingnan po natin ang importante kung ang build nakakasispay ng pantay-pantay na pagtingin sa means of transportation na kinakailangan para magkaugnay-ugnay ang ating mga kababayan. Pangalawa, isa po sa aking iniisip sa kinabukasan ay maging autonomous region ang bawat regions. Ang ibig pong sabihin, mababago ang daloy ng pag-uugnayan ng ating mga kababayan. Kaya bago ko po sabihin na okay ang build, i-examinan muna nating mabuti. At ang susunod na sasagot sa tanong ng build ay si Senator Ping Lacson. Senator, your 90 seconds starts now. Sa tanong na kung matagumpay ba, out of 118 projects, ang na-accomplish lang, 12. So, kayo na pa humusga. Mga kababayan na lang natin humusga kung matagumpay ba. Kung itutuloy, yes. Pero gawin nating better, i-boost natin, at dapat bolder. Ano? At yung mga na-perfect na yung kontrata, lalo na sa pipeline, meron tayong tinatawag na inviolability of contracts, hindi natin pwedeng talikuran.
lalo na't kung ito'y may involved na mga foreign investments, dapat ituloy. At ang problema lang natin, pumalo na tayo sa 12.03 trillion yung ating national debt, no? Foreign at saka domestic. So panahon na siguro para mag-shift tayo from BBB, build, papuntang PPP, public-private partnership, na kung saan hindi gagastos ang gobyerno at private initiative ang magsisimula. Marami pang ganyan. Marami tayong mga malalaking corporation na willing sila na mag-participate sa nation building, lalo na sa infrastruktura. So, ang sa aking pananaw, legacy ng pangkasalukuyang administrasyon ang build. Huwag nating iwanan. Kaya nga lang, dahil nga sinabi ko kanina, lubog tayo sa utang, kailangan talagang mag-isip tayo ng ibang pamamaraan, mag-shift tayo sa public-private partnership. Maraming salamat po. Now it's your turn, Mr. Faisal Mangondato. Your 90 seconds begins now. Itutuloy po natin yung tinatawag na programa ng kasalukuyang pamahalaan na build. Pero ito ang tanong po, ito ba ay nakatuon sa tao na pinagsisilbihan ng gobyerno na kadalasan ito ang purpose ng ating gobyerno dahil sa pagbigay ng serbisyo sa mga tao? Ang tao ba ay nakakakain ng tatlong beses lahat ng mga kababayan nating Pilipino? Ang mga kababayan ba natin ay may sapat na trabaho na mabubuhay nila ang pamilya nila dito sa ating bansa, na dahilan na ang ating mga kababayan ay napupunta sa ibang bansa upang hanapin ang kanilang kabuhayan para mabuhay ang kanilang pamilya? Ang aming, sa aming pagtakbo na bilang pangulo ng ating bansa ay suliranin namin na magkaroon ng magandang buhay ang lahat ng mga Pilipino. Ito po ang adhikain ng lahat na sumusulong sa federalismo para magkaroon ang gobyerno may lapit natin sa mga tao. Again, we will have to skip Mr. Marcos, who is absent. We will move on to Dr. and Attorney Jose Montemayor. Your 90 seconds starts now. Salamat po. Alam niyo po, it is not a question kung itutuloy mo. Dapat natin ituloy yan kasi because of inviolability and sanctity of contracts. Dapat i-honor natin. Pangalawa, maganda ba? Well, in a way, maganda, no? Kasi it will affect future generations. Now, a question, are not those two things? Kasi we have no choice whether to continue, pursue or not. Because nakasakal po tayo dyan. Tandaan natin, loans yan, ha? Utang. Now, siguraduhin natin mabuti, napupunta ba talaga sa tama yan? Ang number two, hindi lang na iniisip natin na loan, baka naman sa corruption napupunta yan. Bantayan natin mabuti kasi hindi, napakagandang programa, napakalawak ng mga programa, gargantuan ng mga projects. Pero kung utang tayo ng utang, napupunta lang sa nakawan, wala rin halaga. Pero admittedly, itong build, napakaganda. Isa sa magandang naisip ng isang administrasyon sa Pilipinas. Pero dapat meron tayong watertight na process para hindi mapunta sa corruption at sa nakaway niyan. Pero this is a good project and we have to continue it. Maraming salamat. Ang susunod ay si Senator Manny Pacquiao on Build. Your 90 seconds begins now. Unfair naman to the President yung sa ating gobyerno na sa programa nilang Build. Ay yan po ay maganda, napakaganda. Pag sinabi mong successful ba, pag natapos po ang proyekto, itutuloy po natin yan. Pag natapos yan po, matatawag natin successful. At maganda po talagang proyekto na yan kasi kasama po yan sa economic growth and development yung build, infrastructure development. At pangalawa po, ipagpatuloy po natin yung pagawa natin ng bahay nationwide. Pag tayo po ay naging Pangulo,
ay nationwide implement natin yung pabahay program natin dahil matagal na po natin ginagawa yan bago pa man po tayo napasok sa politika. At hindi po yan drawing kundi ginagawa na po natin. Marami na pong ebidensya yan at nabigyan natin pabahay. Pangalawa po ay yung kailangan build ay madagdagan pa po ang ating mga daan sa Kamindanawan, Visayas. Marami pa pong talagang kailangan i-develop sa Mindanao area. Kaya po, alam sa totoo lang, kaya po hindi po ma-stop yung kaguluhan sa Mindanao because napapabayaan po. Wala pong development na nangyayari. Kaya kailangan po talaga natin na ma-develop natin ang Mindanao para po matigil ang kaguluhan sa Mindanao. That's the only way. Ako po, tumira ako sa bundok, tumira ako sa nakasama ko yung mga brother Muslim natin, naintindihan ko yung mga hinaing nila dahil para bang na-leave behind na sila. So ang dapat nating gawin ay infrastructure development para po maumulad ang Mindanao. Marami pong salamat. Right, and your turn to answer is now, VP Robredo. Your 90 seconds begins. Itutuloy po natin yung build, pero magbibigay po tayo ng emphasis on PPP. Instead of ODA para hindi na utang, pero for PPP to succeed, kailangan pong isiguro natin na inayos natin yung pamahalaan para mas maraming investors ang tumiwala na mag-invest sa atin. Ipa-prioritize din po natin apat na areas. Yung number one, sisiguruduhin natin na yung infrastructure makakaspur ng rural development. Ang examples nito, yung mga infrastructure na kinakailangan ng ating mga magsasaka, mga farm-to-market roads, mga post-harvest facilities, yung mga kinakailangan para spur natin yung ating maritime industry, mga ports. Ang kinakailangan, ito makatulong para lumago naman yung mga kanayunan. Yung pangalawa, yung transportation. Ang datos nagsasabi na dito sa Metro Manila, 88% ng tao walang sasakyan, 12% lang yung may sasakyan. Pero pag tinignan natin yung budget natin, talagang kulang yung binibigay natin para sa mass transport, bibigyan natin yung halaga. Pangatlo, yung water resource management, paubos na yung ating tubig, yung pinagkukunan ng tubig. Ipa-prioritize natin ito dahil ayaw nating dumating yung panahon na wala na tayong maiinom na tubig. Pang-apat, yung climate resilient infrastructure. Sisiguraduhin natin na magpabahay tayo, lalo na dun sa mga danger zones. Yung mga seawall para protected yung ating mga kababayan, sisiguraduhin natin. All right. At this point, the floor is open for rebuttals. Meron po ba kahit sino sa inyo ang gustong kumestyon sa sagot ng sino man? Nakataas na po ang kamay ni Senator Ping Lacson. Go ahead, sir. You have 30 seconds for your question. Nais ko lang pong tanungin si Vice President Lenny Robredo kung yung Farm to Market Road ay considered na big ticket project na papasok sa ating build program ng ating gobyerno. Hindi Senate po siya VP, you have 30 seconds to answer. Hindi po siya big ticket project pero infrastructure project po siya. Kaya kabahagi po siya ng infrastructure na sisiguraduhin natin na binibigay natin para sa ating mga magsasaka. Meron pa po bang gusto mo? Okay. Papasok po ba 'yon sa build farm to market roads? Senator VP, VP Lenny. Hindi po natin tatawagin build yung ating programa. Lahat pong infrastructure, considered siya na infrastructure program. All right. Salamat po. Sino pang nagtaas ng kamay? Former Secretary Norberto Gonzalez. Hindi po ito masyadong tanong. Parang 30 seconds lang po. Inquiry lang. Yes, comment. Senator Ping Lacson, yung private public-private partnership. Kasi ang kinatanong ko lang po, kasi pag binigyan natin sa private, naniningil po yan ang balik eh. Hindi ko lang po alam kung baka doble ang singil sa mamamayan. Dahil kung utang din po ang paggagalingan, tapos eh, privado pa ang magpapatupad, ay baka doble po ang charge sa mga kababayan natin. Senator Ping, your answer. Indirectly, yun pong PPP, Public-Private Partnership, eh parang utang din. Ang nagsishoulder niyan muna, siyempre, yung mga kababayan natin kasi merong toll. Kumbaga sa NLEX, SLEX, CTEX, TPLEX, merong toll. Pero investment po yan at ito'y merong tinatawag na BOT, Build, Operate and Transfer, makukuha rin ng gobyerno after 25 years or 30 years. So investment po yan. Do we have room for another question? Okay, I saw Senator Faisal, Mr. Faisal raise his hand. Go ahead, sir, you have 30 this seconds. This is not a question, but an inquiry to Senator Manny Pacquiao.
tungkol sa pabahay, yun po ba ang programa niyong pabahay na inumpisa niyo ay sarili niyong pera o pera ito ng gobyerno? Dahil kung ito ay pera ng gobyerno, ay magbabago ka ng magbabago ka ng panibagong allocation na yun ay mapapunta sa Kongreso na bago yan malagyan ng pera. Right, Senator Pacquiao, please answer. Marami pong salamat. Yung existing na pabahay po natin ay sarili po nating pera yan. Pasalamat tayo sa Panginoon at binigyan tayo ng ganong blessings at nakapag-share tayo sa ating mga kababayan. Libo-libo na pong pamilya ang nabigyan natin. At pag tayo po ay nanalo, i-implement po natin yan. Yan po ang ating maging programa sa gobyerno na ang gusto ko dito sa ating bansa, walang pamilya na walang sariling tahanan. Yan po ang goal ko. Ngayong taon na to, i-implement kaagad natin yan. Maraming salamat po. Alright, I'm sorry but the floor is closed for rebuttals now. Unang patikim pa lamang po yan ang balitaktakan pero ramdam na ang init dito sa loob ng Sofitel Philippine Plaza. Huwag po kayong alis, mas epektibong tugon sa COVID-19 pandemic. Susunod na sa pagpapatuloy ng Pilipinas Debates 2022, The Turning Point. At nagpapatuloy po ang Pilipinas Debates 2022, The Turning Point. At tayo po ngayon ay tutungo na sa ikatlong tanong. Narito ang tanong. Maraming lugar katulad ng China at Hong Kong ang nakararanas ngayon ng panibagong COVID surge. Ang tanong, sa tingin mo, sa puntong ito, ang Pilipinas ba ay handa na sa isa na namang COVID surge? Kung hindi, paano mong palalakasin ang ating pagtugon kung nakaupo ka na sa pwesto? And the first answer will come from Mr. Mangondato. Sir, you're 90 seconds now. Dito sa ating sa Pilipinas ay nagkaroon ng malaking epekto sa pandemya. At maraming mga solusyon na ginawa ng mga publikong at private na mga doctor expert na paano ang pagtugon sa ekonomiya sa pandemya na dapat ang ating gobyerno ay matipunin lahat, hindi lang umaasa sa mga dito sa United yung health ng sa labas ng ating bansa at tingnan din niya yung mga gamot dito sa ating bansa na maraming na-discovery na pwedeng panglunas sa at dito sa sakit na pandemya. Nang sa ganon ay hindi lang tayo maging dependent sa vaccine. Right. And now, in alphabetical order, the next one to answer is Dr. Montemayor. Your 90 seconds starts now. Maraming salamat po. Ang makakayanan ng Pilipinas yan, if we will be aggressive in test, trace, and treat. No? At napaka-importante na we have to prevent this. No? Prevention is the best part of managing the whole thing, and also eventually mitigation. Now, what about prevention? We have to build the immunity of the Filipino people. No? Hindi palaging test, trace, and treat. Kundi i-maximize natin yung mga binibigay natin vitamins,
maximize natin yung immunity ng mga lahat ng vulnerables, mga matanda at saka mga bata, saka yung mga immunocompromised. Now, yung mitigation, increase natin yung healthcare management natin. Yung pondo ng mga sa mga hospital, sa health system natin, at saka sa mga sweldo ng mga nurses at saka mga doktor. And our approach must be something na holistic, no? We have to be aggressive in preventing this. Otherwise, pag nakapasok na naman sa atin, magiging loose na naman. Alam niyo yung kind of system natin ngayong pagkasalukuyan. Alright, maraming salamat. Ang susunod na sasagot ay si Senator Manny Pacquiao. Maraming pong salamat. Kung sakali pong pumasok po dito sa ating bansa, sabing ready ba tayo? Ay hindi naman po nasa yung ready tayo. Kailangan lang nating ipatupad yung stricto nating pagsusuot ng mask at matuto tayong mamuhay ng kasama ang COVID. At higit sa lahat po ay yung contact tracing, paigtingin pa. At for the meantime, siguro isarado natin yung mga borders natin para hindi po muna mas lalong lagana pa at pumasok yung mga virus dito sa ating bansa. Yun po ang kailangan. Pero tuloy po ang hanap buhay ng mga tao. Hindi po natin sila pipigilan. At kailangan lang talaga sumunod sila sa protocol ng IETF para hindi po tayo maging dahilan na sa pagdami ng virus sa ating bansa. Yun po ang kailangan natin gawin. At higit sa lahat, yung budget kailangan magagasto doon sa dapat gastusan. Hindi lamang doon sa mga not necessarily na mga proyekto o pagsugpo nitong COVID problem. Maraming salamat po. VP Lenny, ma'am, ano pong inyong tugon? Hindi po malayo na pumasok ulit dito sa atin yung another surge. At dapat natuto na tayo sa lessons na nakuha natin in the past 2 years. Saka lessons sa pinagdaanan ng ibang bansa. Halimbawa po, pag tinignan natin yung Hong Kong ngayon, napakataas ng cases dahil yung vaccination rate nila napakababa, lalo na sa seniors. So dapat po ang una nating tutukan, talaga mapaigting natin yung vaccination dito sa atin. Pag tinignan natin ngayon yung datos, 58% pa lang yung tapos na sa first and second shot. 16% pa lang ang tapos na sa booster. Ang initial target po natin, 77 million na Filipinos ang dapat vaccinated. Kulang pa tayo ng 13 million para maabot natin yung target na yon. So yung una kong gagawin, sisiguraduhin ko na maabot natin yung targets natin at malampasan pa. Tapos dapat wag na nating hintayin yung another surge para i-beef up natin yung ating testing, tracing, saka treatment. Halimbawa yung testing, alam natin kung ano yung naging problema in the past, accessibility, saka napakamahal. Yung tracing, alam din natin kung ano naging problema natin. Huwag na natin hintayin yung susunod na surge. Dapat ngayon yung napakaraming mga apps, i-centralize na natin sa isang nationwide na app na gagamitin ng lahat, na isa lang yung database. Yung treatment, marami tayong kailangan gawin. Number one, kailangan tutukan na natin yung rollout ng ating universal healthcare. Tapos yung pag-asikaso ng hospital capacity saka healthcare personnel, kailangan tutukan na din natin. Thank you. Mr. Abelia, now it's your turn. Thank you. I believe we need to approach it. Ang kailangan po natin magawa siguro is to make it less focused on authority but more consultative. So instead of, ang pwede pong gawin kasi dito is to develop what we call a health security council na kung saan kasama po ang DOH, DILG, DTI, tsaka po civil society para magkaroon po ng consultation kung paano po talaga iyon. However, ang pinaka-backbone po niyan ay still yung sinatawag natin free mass testing, contact tracing, at saka po precision lockdowns. Balabas po dyan ay kailangan po maasikaso din natin yung mga pangailangan na ating mga health workers. And aside from that, meron po tayong kailangan din po natin talaga ma-address pa rin yung mga concerns, lalo na mga taong alanganin sa vax. We should be able to address those because part of the concern is that while there is a risk, there should be alternatives allowed. So, yun po. So, kumbaga, mas malawak po ang ating approach na pwede na kailangan sundin. Thank you. Okay, may oras pa po. Sundunin ko lang po. Ang ibig niyo po ba sabihin ay i-replace na ang IATF ng nitong Health Security Council niyo? I-widen po natin yung kanyang concern. I-widen po ang participation so that we include also, pwede mag-lead ang DOH, pwede din isali din po ng DALG. It's a more civilian approach.
Okay. Ang susunod na sasagot ay si Calliodi. Calliodi. Salamat. Sana huwag mangyari yun. Pero kung mangyayari, dapat talaga, una, akuin ang gobyerno yung responsibilidad sa kalusugan ng ating mamamayan. Huwag iasa sa pribado. Huwag natin gawing negosyo yung usapin ang kalusugan ng ating mga kababayan. At ang unang hakbang, dapat tiyakin natin na ma-resolve yung kakapusan sa pagkain ng ating mamamayan. Gawin natin malusog ang ating mga kababayan nang sa ganun magkaroon siya ng lakas ng katawan na labanan ng anumang virus na dumarating. Then, maglaan tayo ng sapat na budget doon sa ating sektor ng kalusugan. At yung ating mga health workers, provide natin yung kailang mga pangangailangan. At dagdag na mga personnel. At inganyo natin yung ating mga mamamayan na paramihin pa natin yung ating mga health workers mula sa barangay hanggang level ng national. At kailangan doon natin ang budget. Then, pangatlo ay research and development. Kinakailangan natin na mag-invest para sa pagtuklas ng mga bagong gamot and even vaccine dahil hindi pwedeng tayo aasa na lamang kung ano matitira ng mga malalaking bansa at yun ang ating gagamitin. At magkaroon tayo ng mahusay na mga kinatawan sa ating DOH at dito sa sa ganon ay maiwasan ang nakawan dito sa DOH. Kailangan yung bawat sentimo na budget dyan ay magamit para sa kalusugan ng ating mga mamamayan. Mayor Isko, it's your turn now. Thank you, Madam Moderator Lucci. Una po, kung totoong may natitira pang 100 bilyong piso sa ipinasa ni Senator Lacson at Senator Manny Pacquiao doon sa Bayanihan 1 and 2. Ito po ay gagamitin natin ipambili ng mga ekwipo, magtatag ng mga COVID-19 field hospital at bumili ng mga gamot na katulad ng binili ng Maynila, baricitinib, monlupiravir, tocilizumab, and bexabid nowadays, and remdesivir. Ibig po sabihin, we can learn how to live with COVID-19 and go back to work safely. Yun po ang magiging direksyon namin. Kaya po, mga kababayan, ang pinili ko, Doktor, katulad na rin ng tanong ng moderator, meron pa rin tayong pandemyang kakaharapin. Kaya minabuti ko, life and livelihood. Yan po ang direksyon na ating pupuntahan. Proteksyonan, iwasang may mamatay sa impeksyon ng COVID by giving them equal opportunity and access to better healthcare system. Then, buksan natin ang negosyo upang makabigay tayo ng trabaho at mairaos natin ang ating mga pamilya. Yun ang aking pangarap para sa inyo mga kababayan. Buhay at kabuhayan, itatawid po namin kayo sa pandemyang ito. And lastly, aayusin ko po yung PhilHealth. Yung PhilHealth, para na sa ganun, yung para sa ating mga medical frontliners, mapunta yung marapat para sa kanila. Maraming salamat po. Secretary Gonzalez, sir, your answer, please. Tama po yung sinabi ni Vice President Robredo, yung ating pong vaccination. Kailangan i-review natin yung ang proseso. Nadinig po natin, mag-donate pa tayo ng vaccine sa labas. When kailangan po nating lahat yan. Palagay ko po baka mag-expire. Kaya natin ipinamimigay sa labas. Hindi po magandang pakinggan yan. Importante po yung vaccination. Ayos po natin ang coverage as much as possible. Secondly, siguro po panahon na po para buhayin natin ang ating international intervention. Ang pandemic po ay suliranin ng daigdig, hindi lamang ng Pilipinas. Siguro po dapat pumunta na tayo sa United Nations. Sabihin natin, bakit ba ang gamot sa pandemic ang ginagawa pa nating negosyo? Dapat po sana i-appeal na natin, huwag gawing negosyo. Sangkatauhan na po ang kaligtasan po ng sangkatauhan na nakasalalay. Ninenegosyo pa ng mga advanced countries. Dapat po sila mag-cooperate. This is an international effort. Pangalawa po, yung mga bagong gamot, baka ninenegosyohin na naman. Kaya itinatago pa. Dapat po ang gobyerno natin magsikap na as early as today, yung po mga bagong gamot para dito ay kailangan maging available na sa atin. Salamat, sir. Senator Ping Lacson, it's your turn now. It is not a question kung handa o hindi handa ang Pilipinas. Dapat lagi tayong handa for the next pandemic. Mapa Delta Cron man, maski anong variant, or bagong pandemic. No? That's why, as early as May 2020, nagpile po ako ng bill
yung pag-establish ng Virology Science and Technology Institute. Kasama ang palad, hindi po ito napapasa. Sa kabutihan palad naman, ito yung mayroon ng pondo sa 2022 gaan na 982 million pesos pang startup dahil mayroon ng lupa na nanggaling sa BCDA. So ipupurso ko po ito dahil itong magliligtas sa atin, hindi na tayo mag-import. Lalakasan natin yung ating research and development sa pamamagitan ng Virology Institute. Alam nyo ba na 0.4% lamang ang investment natin sa ating GAA, na, General Appropriations Act, sa ating research and development? Pathetic. Now, while we transition from the state of pandemic to endemic state, ano, kailangan sa ngayon pa lang, dahil merong sa Hong Kong, South Korea at lahat pa, ano, China, even Europe, ano, kailangan yung border control natin ating paigtingin. At yung i-digitalize na natin, institutionalize, yung ating pandemic response. Dapat meron na tayong pandemic playbook na nakahanda. Yan ang kulang natin. Lagi tayo nabubulaga. Dapat proactive tayo mag-isip at hindi tayo nag-react. Yung UHC, Universal Healthcare Act, kailangan full investment na tayo dyan para matugunan natin ang mga susunod. Right, narinig na po natin ang lahat at ngayon po, the floor is open again to rebuttal. I'm seeing Dr. Montemayor raise his hand. Go ahead, sir, 30 seconds. Maraming salamat po. Napakaganda, no? Napakaganda lahat ng mga suggestion, pero inay-inay tayo. No? Yung kay Senator Pacquiao, with all due respect, IATF dapat i-abolish yan. Walang niminsan from the very start of resolution number one nila, banning all nurses. Yung may mga live contracts, maling-mali na. I find the mandamus and certiorari. Number two, yung vaccination. Ang vaccination, okay naman, pero wag gawing mandatory. Do not force it to people. That is a violation of their constitutional rights. Senator Manny Pacquiao, your answer, please. Okay naman po yung IETF. Kailangan lang i-guide. Kailangan lang bantayan at sumunod sila kung ano yung gusto natin. Hindi masama ang IETF dahil kailangan nga natin yung IETF, pero kailangan lang talaga yung guidelines manggagaling sa isang pinuno, isang pangulo. Dr. Montemayor, Inter-agency task force po yan, ha? Hindi natin pwedeng pasunurin sa gusto natin. Gusto nila, sumunod tayo sa gusto nila. Tandaan nyo, ha? Ang IETF, ang mga nangunguna dyan, mga abogado. And the issue is health. Tandaan natin, very crucial ito. The health of the nation is the wealth of the nation. So dapat tingnan muna natin mabuti yung IATF. Imbis na ilagay tayo sa magandang posisyon, ay nilagay tayo sa masamang posisyon. I will let you answer one last time, 30 seconds, Senator. Okay, ang sinasabi ko, yung IATF, hindi yan na masama. Kailangan, kung kailangan palitan yung mga tao na nanandyan, ilagay natin yung tamang tao, yun ang gagawin natin. For example, pag problema ng health ito, hindi mga yung may background ng medical ang ilalagay natin para alam nila yung ginagawa nila. Yung ganun, kumbaga sa ano, ang labanan ay swimming, kailangan swimmer ilagay mo, hindi boxer. No? Kung boxing ang labanan, boxer ilagay mo. Yun po ang ibig kong sabihin. Ang ATF hindi po masama. Kailangan po yan, kailangan po natin yan. Salamat po. All right. Nagtaas din Madam po ang kamay, Moderator. Si Mayor Isko. Go ahead. I have to correct, with all due respect to Mr. Montemayor, I think he's not aware that IATF is also supported and composed of medical frontliners and specialists in healthcare. Para lang alam niya, kasi po baka maligaw po ang ating mga kababayan, kami po, mga local government unit, IATF, at mga doctor specialist in their respective fields. Kaya po, mali po yung puro abogado lang. Just for the record. Okay. Unfair po that yan sa IATF. That is a fact check. All right. And maraming salamat. I want to respond because I was the one alluded to. I did not allude you. Sorry po, Dr. Montemayor. Correction lang po yon sa inyong statement na abogado ang komposisyon ng IATF. Meron pa po bang nais magtanong? Kung wala na po, maraming salamat. Tayo po'y magpapatuloy. Okay, we will be hearing more from our candidates. Diyan lang po kayo, wag po kayong aalis. Tayo po ay tutungo na sa ika-apat na tanong, maya-mayang konti. When Pilipinas debates 2022, the turning point returns.
Pilipinas Debates 2022, The Turning Point. We are live at Sofitel Philippine Plaza for the first COMELEC presidential debate. At ngayon po, tayo ay tutungo sa ating ika-apat na tanong. Dahil po sa pandemya, hindi lamang nawalan ng trabaho at kabuhayan ng maraming Pilipino, pati pa mga mag-aaral, lalo na yung mga papasok pa lamang ngayon sa labor force na antalang edukasyon at nabawasan ang kasanayan o competencies. Ang tanong, ano ang gagawin mo para matiyak na una, sapat ang trabaho, pangalawa, matatag ang kabuhayan, at panghuli, dekalidad o up to standard ang kasanayan ng mga gagraduate ngayon at papasok sa mundo ng paggawa. You have 90 seconds to answer, and we start again with Presidential Spokesperson Ernesto Abella. Sir, your 90 seconds begins now. Salamat po. Yung pong ano, yung the gap, na yung learning gap na nangyari, pwede pong simulan kasi yan sa ano, pwede po natin kasi simulan yan from primary, secondary, and tertiary all the way. Ang tanong po niyo is about the tertiary, but I'd like to begin with the primary and secondary. Kung pwede po talaga, meron tayong ano, lalo na po yung sa mga nakapag-miss na ng first, ng kanilang for about 2 years now, talagang marami po silang learning gaps. However, it can still be caught up by, pwede pong mahabol yun, by teaching, by mobilizing ang tinatawag natin na National Volunteer Corps, na kung saan ay pwede po silang tumulong lalo na sa mga kabataan, especially those with the primary and secondary grades, na tumulong po sila in gaining mastery, especially in 3 R's po. Reading, writing, and arithmetic. Kung pwede pong bigyan tugon yun, dahilan sa kung meron man, kahit na meron po silang malalaking gaps, at least they're able to handle mastery regarding yung the basics, reading, writing, arithmetic. In the same manner po, ang ano po talaga dyan, ay we will just have to continue to supplement, no? We'll have to continue to supplement yung ating mga graduates, granting them possible scholarships and possible tutorial courses, lalo na po sa mga bagay, lalo na sa mga courses na napagkulang nila. But however that... Alright, maraming salamat po. Again, ang tanong po ay patungkol in particular sa mga papasok pa lamang ngayon sa labor force. Yes. Kaliodi, kayo na po ngayon ang sasagot. Mamimaintain naman yung quality ng mga magkatrabaho kahit na hindi nagkaroon ng efekto dito sa pandemya. Kasi kailangan lang naman ay magkaroon ng paramihin natin yung mga opisina o test the center na hindi lang limitado sa ilang area kundi sa lahat ng mga lugar, magtayo tayo at palakasin natin sila. Nang sa ganun ay magkaroon ng eksaktong trabaho, training yung ating mga estudyante sa gustong trabaho nila. Ngayon doon sa papasok sa trabaho, meron namang probationary period ang ating mga nagkatrabaho. Binibigyan sila ng 6 months, pero kinakailangan doon sa 6 months na yon, ma-perform nila yung tungkulin nila. Pero dapat ay magiging ma-regular natin yung mga manggagawa. Dahil walang kwenta na magtuloy-tuloy ang trabaho yung mga manggagawa natin, nang hindi sila regular doon sa kailang trabaho. Dapat wakasan na natin yung sistemang kontraktualisasyon o buwagin na natin yung mga manpower agency na yan. Kasi yung trabaho naman, karamihan, lalo na kung sa mga services at manufacturing, repetitive yung trabaho. Bawat segundo, bawat minuto, inuulit-ulit lang yung trabaho ng ating mga manggagawa. Kaya dapat, mahaba nga yung 6 months, baka... Kailangan, 4 months pa lang, dapat ma-regular na yung ating mga manggagawa sa trabaho. Nang sa ganun, mahalin ng ating mga manggagawa yung kanyang trabaho kung siya'y regular at tinuturing na partner doon sa kanyang kumpanyang pinapasukan. Manila Mayor Isko Moreno, your turn. Thank you, Madam Moderator Lucci. Mga kababayan, kung kinakailangan mag-catch up doon sa mga lost opportunity sa mga nag-aral graduates natin ngayon, then so be it, we'll invest on it. But let's move on, no, towards... kung anong goal natin para sa ating mga kababayan, para sila maging competitive
sa mundo. Ang aking pong direksyon ay una, nasabi ko na, I'll invest on STEM. Redirect ko, going to STEM. Science, technology, engineering, and mathematics. But going around the country, nakita ko po yung hirap ng buhay ng mga magsasaka na nagbibigay sa atin ng pagkain. Kaya ang gagawin ko, STEAM. No? STEA for agriculture. We will invest such money, magmumuhunan tayo, bigyan natin yung mga state university katulad ng Tarlac. Magaling yung Tarlac, katulad yung Los Baños. Ang dami mga state university sa Mindanao na maaaring magturo muli ng agrikultura para magkaroon tayo ng food security. Dahil itong pandemyang ito, tinuruan na tayo na maging maingat at mag-produce ng sarili natin pagkain at huwag tayong umasa sa mga imported food products wherein hindi pa natin alam kung ano ang mangyayari sa away ng ibang bansa. We have to be food sufficient. So we ready our students in the future in terms of science and technology and agriculture. Yun po ang aking plano, mga kababayan. Sec. Gonzalez, sir, your turn now. Yung catch-up, hindi yan immediate. No? We have to be prepared na medyo magtatagal bago maging normal ang performance ng ating mga manggagawa, lalo na yung mga bagong graduate. Kaya ang tinitingnan ko dyan, yung pumasok tayo, yung nangyayaring pagbabago din ng workplace sa nangyayari sa iba't ibang panig ng daydig. Yung self-generated jobs. No? Baka doon, muna natin i-emphasize yung pagpasok ng ating mga bagong mga manggagawa. Yung mga self-employed. Sa mga pamilya yan eh. So pagpapasensyahan yan at tuturuan ng gusto kung hindi pa masyadong sanay sa pagtatrabaho. Yung sa agrikultura, isa pang lugar yan na pwedeng pasukan. Kasi ang technology sa agrikultura ay madaling matutuhan. Saka na natin i-modernize. Sa panahon ngayon ng ating recovery, siguraduhin lang natin na ang mga bagong naghahanap ng trabaho ay magkaroon ng trabaho. Yung upgrading them will take some time. And yan ay pag-aaralan natin mabuti. Senator Pinglacson, your 90 seconds starts now. Maraming salamat po. Madaliin po natin yung transition from the state of pandemic to endemic. No? Na sa ganon, ako'y sumusuporta doon sa posisyon ng NEDA na all over the Philippines, ibaba na natin alert level 1 na sa ganon, makabalik na sa trabaho yung ating mga kababayan. Yung hiling ng mga BPO sector, ano, na palawigin yung kanilang work from home from April hanggang September, sinususugan ko po yon dahil marami nagsara ng mga opisina nila at gusto nila magpatuloy ng work from home. Total, meron man tayong commuting, di ba, yung batas na ito, Telecommuting Act. Ngayon, yung medium term, yung skills matching, nang kung saan madali makakuha ng trabaho at magagawa lang natin to pag nag-digitalize yung ating government processes and transactions. Paano tayo mag-digitalize? Kailangan improve natin yung internet service. Kailangan ponduhan natin yung National Broadband Highway. Kailangan doon 18 billion pesos. Yung National ID System, yung rollout ng ating mga PILSIS, Philippine ID System, ano, kailangan madaliin. Sa ngayon, 50% pa lamang o 50 million pa lamang ang na-enroll at mahigit 2 million pa lamang ang nakakakuha ng ID. Hindi ko alam kung bakit napakabagal ng rollout ng PSA. Kinol na namin yung kanyang attention kung pwedeng madaliin. So, napakaraming dapat gawin yung sa agrikultura, one town, one project, one product, na kung saan matutulungan natin yung mga magsasaka. Salamat po. Salamat. Ngayon naman po, kayo po, Mr. Faisal Mangondato. Yung sa problema sa forced labor na para maka-catch up ay dahil sa pagdaan sa atin ng pandemya, at nawalan ng maraming trabaho ang ating mga manggagawa at saka yung naghahanap po ay na sa kalakalan, ay dapat yung binibigay ng ating pamahalaan na subsidy ay hindi lang sa consumption, kundi pati rin, sa halip na consumption lamang bibigyan ay doon sa production. Ang ibig sabihin,
maaaring bigyan natin ng subsidy yung mga tao na nakatambay lang sa bahay, nang sa ganun, yung mga lupay na nakatingwangwang sa ating dito sa atin ay magawa ng paraan ng pataniman ng mga kababayan natin na nahinto yung paghahanap buhay nila. Nang sa ganun, magkaroon sila ng production sa binibigay na subsidy ng ating gobyerno. Yung bigyan din sila, halimbawa, yung mga hayop, yung mga tupa, yung kambing, yung mga ano, para magawa nila na magkaroon sila ng production at mayroon silang hanap buhay samantalang naghihintay pa sila sa pagkaroon ng normalcy yun. Dr. Montemayor, your turn, sir. Maraming salamat po. Napakaganda ng tanong, no? Quality of work, pero napakalungkot ng sitwasyon. Eh, kahit na pagandahin natin ang sitwasyon, napakababa ng motivation ng ating workers, napakababa ng profile, napakababa ng kanilang moral. Alam nyo kung bakit? Vaccination card. Ah, palaging inaharas nyo ang 70 million na Pilipino. Palagi nyo hinahanapan yan. When in fact, ang mismong vaccination will expose you to infection. This is the reverse now, according to the Baltimore study. Now, malungkot po sitwasyon, nagkakagulo sa Pilipinas, inaharas ang ating mga workers. Where is your vaccination card? Ayaw nyo eh. Ayaw nyo kaming papasukin kung wala kaming vaccination card. So, maganda po, no? Ceteris paribus, kung all things equal, bigyan natin sila ng incentives, bigyan natin sila ng tamang salaries, bigyan natin sila ng tamang motivation, at bigyan natin sila ng advancement. Unless and until na gawin natin maayos ang trato natin sa ating mga Pilipino workers, vaccinated or unvaccinated, let us love them all para gaganda ang sitwasyon ng ating pagtatrabaho. Senator Manny Pacquiao, it's your turn now, sir. Marami pong salamat. Kung usapin po ng kakayahan ng mga graduates natin, ng mga estudyante, hindi po natin mag-question yan. Hindi naman siguro ipapasa ng mga guro yan kung hindi nila kaya o hindi sila nakapasa. Ang kakayahan ng Pilipino ay kakaiba. No, ang problema talaga, ang pinakamalaking question dito is, may mahanap ba silang trabaho? Anong trabaho ba ang pwede nilang pasukan? Yun po ang pinaka-problema ng ating bansa. Kung mga trabaho lang, mga trabahante lang ng Pilipinas, ng Pilipino ang kailangan, sobra-sobra po tayo. Ang kailangan yung trabaho. Paano natin ma-provide sa kanila? Paano natin matulungan sila? Lalong-lalo na yung ating mga farmers na matagal nang umiiyak, matagal nang humihingi ng saklulo sa ating gobyerno at napabayaan natin na sila dapat ang dapat tulungan natin dahil sila ang ma-breadwinner sa ating bansa. At pangalawa po, yung tinatawag nating TESDA. Bakit hindi natin palakasin yung TESDA at mag-training ng mga hindi nakapagtapos sa pag-aaral at yung gusto pang matuto sa mga gusto nilang malaman, pwede po itong suportahan. Napakalaking bagay po nito. In fact, nag-sponsor po ako, nagpagawa po tayo ng isang TESDA building sa Region 12 at napakaganda po ng building na yon. At marami pong natulungan doon sa yung building na yon. So kaya, kailangan po, ang pinaka-problema dito, may trabaho ba? Maraming salamat po. VP Lenny, your answer please. Kailangan po nating unang-una ayusin yung kalidad ng ating edukasyon para preparado yung ating mga graduates sa kanilang trabahong gustong hanapin. Even during pre-pandemic, malaki na talaga yung problema natin tungkol sa kalidad ng edukasyon. In fact, pag tiningnan po natin yung ating mga ranking sa international assessments, lagi tayo nasa bottom. Kaya kailangan, parati ko po itong sinasabi, kailangan mag-declare na tayo ng education crisis para matutukan natin ito. Itaas natin yung budget natin sa education. Meron pong recommended yung UNESCO hanggang 6%. Ngayon 3% lang yung ating budget. 3% lang ng GDP. Itaas po natin to 6% para matutukan po natin yung mga items na dapat matutukan. Yung number one, kailangan asikasuin natin yung ating mga teachers. Ang salaries po ng teachers natin hindi competitive kumpara sa ibang mga lugar.
nilulunod natin sila sa maraming administrative work na ang dapat po nakatutok sila sa instruction, dapat yung trainings nila tuloy-tuloy para magpo-produce nila ng better quality din ng mga estudyante. Kailangan po, malaki po yung disconnect ng curriculum natin sa industry. Example ko na lang po dito, yung BPO, ang daming trabahong available pero walang nag-qualify. Yung maritime, grabe pa yung opportunity dito pero yung skills kulang. Yung ating pong pagtutok sa STEM, dapat maglagay tayo ng mga regional excellence centers para nasusuot natin sa lugar yung tamang kinakailangan ng lugar. All right, and the floor is now open for rebuttal. And I'm seeing Dr. Montemayor's hand raised again. Maraming salamat po. Alam niyo, napakasarap pakinggan, no, yung mga farmers tutulungan natin. Pero hanggat hindi matanggal yung evil na rice tarification na yan, walang kwenta lahat ng pangako natin sa mga farmers. Pangatlo, yung mga teachers, ha? Mahal natin yung mga teachers, gusto natin mag-advance yung ano. Pero ayaw nyo namang papasukin sa mga schools, lalo-lalo na yung mga unvaccinated. Bigyan natin ng equal treatment para maramdaman natin ang pag-ibig nila sa atin at pag-ibig natin sa kanila. Kanino nyo po gustong itanong ang tanong na yan? Wala po, marami pong nagano sa pharmacy, Senator Manny Pacquiao, at saka yung gusto pa po. Sinong gustong sumagot sa tanong? Okay, Mayor Isko. Thank you, Madam Moderator. I would like to remind the gentleman who is a lawyer and a doctor, no matter what, if we are not food ready, especially this pandemic, tinuruan na tayo ng leksyon. Hindi tayo aasa sa pag-aangkat. Kailangan nagpo-produce tayo ng sapat na pagkain at murang pagkain para sa mga Pilipino. And that's why, instead of STEM, I'm creating it as a STEAM. Science, Technology, Engineering, Agriculture. Kalyodi, meron din po kayong tinaas na kamay. Sinagot niya pero... sabihin ko na rin lang na yung malaking problema talaga dito sa ating agriculture, yung rice tarification law. At kung yun ang problema, ako ay nagpapanukala talaga na dapat ay mawala o ma-repeal yung rice tarification law dahil nagpahirap yan doon sa 11 million nating mga magsasaka. Kahit anong programa ang gawin natin sa ating mga magsasaka, kung hindi ma-repeal yung rice tarification law yon, ay talagang walang mangyayari sa kabuhayan ng ating mga magsasaka. Anybody else who wants to answer? Yes, Mr. Sa ating pagtanim sa mga yung tungkol sa rice tarification, dapat po handa ang ating pamahalaan na yung 4 million na lupain na pagsaka ng pagtaniman ng palay ay dapat yung 3 million na hindi pa irrigated land, dapat ang gobyerno paglaanan ng pundo. Para sa ganun, hindi na tayo aasa sa pag-ambag ng bigas sa ibang bansa. Senator Manny Pacquiao. Yun pong rice tarification law, nag-file po ako sa Senate ng investigation niya para investigahan. Hindi pa po hinihir ng committee chair. But ang gusto ko po kasi dyan, i-abolish na yung rice tarification law. Kasi po, hindi po, kaya lang po ako sumuporta dyan sa rice tarification law dahil mayroon pong 10 billion na ibibigay sa mga farmers natin pero hindi po sila nakakatanggap. Ang masakit po yun, hindi po sila nakakatanggap kahit piso po. Yun po ang aking gusto na i-abolish na lang po, lamang po yan dahil pahirap po yan. Salamat po. All right, follow-up question na lang po from the moderator. Ano naman po ang inyong paninindigan pagdating sa mga proposal na gawin na lamang 4-day work week ngayon para po makatipid ang mga empleyado, pero ito po ay ino-oppose ng mga employer. Maari po bang marinig si Senator Ping Lacson na hindi pa po na nagsasalita sa isyong ito ngayon? Ako po sumusuporta ako doon dahil sa mahal ng gasolina, imagine na lang yung isang araw na matitipid yung papunta, pati yung mga nagko-commute, ano? Hindi na mamamasahe. Kukompensate natin to, yung 4-day work week, dagdagan natin yung oras ng trabaho. Sa halip na 8 oras, gawin natin 10 oras para 40 hours din ang kanilang pagtrabaho. Parang sweldo nila, maski yung arawan, ganun din.
para ring nagtrabaho na 5 araw. All right. Temporary lang. Dr. Montemayor. Okay, yung 4-day work week, ano, parang magandang pakinggan. Ano? Pero tandaan nyo, ha, katatapos lang, o nasa pandemya pa tayo. Kailangan may stimulate ang ating economy by consumption, spending, fiscal stimulus. Alam nyo, pag yung 3 days na yun, sayang din yun. No? Pag hindi nagsisirculate ang pera dito sa ating bansa, ang mangyayari, lalong magiging stagnant and it will lead to stagflation. Anybody else care to? Mayor Isko. Thank you, Madam Moderator. I think depende sa industriya. Pero kung BPO, for example, it can have 1 day work from home. I think that I agree. Pero may mga industriya tayo na kailangan ng physical presence to create more productivity, efficiency in production. For example, mga planta na kailangan talaga ng human resources and presence of human resources. On other sector like BPO, yes, I agree. All right, Calyodi, I saw you raising your hand. Pwede naman na yung 4 days work, pero dapat kung yan ay gagawing 12 hours para makumpleto yung 48 hours a week. 10 hours lang naman po. Kasi kung gagawin mo 4 days, dapat 6 days yan eh, para 48. Dapat gawin yung 4 days ay overtime pay. May 30% overtime pay. Hindi dapat parang 1.5 days lang yon. Senator Pacquiao. Sa akin po ay hindi po lahat. Pwedeng gawing 10 oras ang isang ang trabaho kung malagaan ang trabaho. Pero may mga trabaho, alalahanin, may mga trabaho na hindi madali. Yung mabibilad ka sa araw, buong araw, tapos 10 oras ka nandoon magtatrabaho, eh baka naman hindi ka na makapagtrabaho, magkasakit ka lalo. Kawawa naman yung ating mga kababayan din. So, ano lang siya, hindi naman lahat maganda. May mga na mayroong pakinabang, mayroong hindi naman. So, hybrid po. Salamat. Senator Pinglacson. Tama po comment. Si Calyodi, ano? Kasi talagang higi ng overtime pay. Kailangan pa rito, i-amend pa natin yung labor code para payagan, para hindi mag-demand yung ating mga manggagawa ng overtime pay pag lumampas na sila sa 8 oras. So, tama po si Calyodi doon na may problema rin kung i-extend natin ng 10 o 12 oras ang pagtatrabaho sa isang araw, idedemand ng mga manggagawa na sila bigyan ng overtime pay. Yun ang ayaw ng mga employers. Okay, VP Lenny, we have yet to hear from you on this issue. Ako, agree po ako kay Calyodi na kailangang siguruhin na yung take-home ng mga manggagawa hindi masyo shortchange. Hindi pwedeng ang kwenta nito, 4 days lang sila nagtrabaho. Kailangan commensurate sa oras na trinabaho nila yung take-home nila. Agree din ako kay Senator Manny Pacquiao na kailangan pakinggan yung lahat na sektor, manggagawa, saka yung mga employer. Ano ba yung mga klase ng mga industriya na hindi gagana ito? Pero agree po ako na dapat maging supportive tayo, lalo na ngayong kasagsagan ng kataasan ng presyo ng gasolina. Secretary Abella, would you like to add to yes, that? Yes, I think we're all in agreement no, that dapat hindi ma-shortchange yung mga tao. Na even if they, you know, for example, they should be given commensurate pay, depende sa kanilang, they should be given commensurate pay even if they're asked to, you know, to have lesser work days. Kung mataasan yung kanilang overtime pay. Okay, balik po tayo sa issue. Secretary Gonzalez, kayo po ba'y pabor sa 4-day work week at taasan na rin ang minimum wage? Depende kung anong objective, bakit natin ginagawa ang 4 days, no? Titingnan natin mabuti muna yan kung bakit. Mr. Faisal? Kailangan pag-aralan ng ganyang proposal dahil lahat ng ginagawa sa atin ay nakasaad sa batas. Kung gagawin natin ng yung 4 days, ay tataas naman ang oras na tatrabahuin ng ating mga labor. Kaya ang sabi ni Calyodi ay bigyan sila ng take-home na parang mayroon silang makukuha na benefits doon sa pagtaas ng kanilang serbisyo sa trabaho. All right, maraming salamat sa ating mga kandidato and we will be hearing more from them in a bit. Pilipinas Debates 2022, the turning point will be right back. Stay right there.
kayo ay mahalal na presidente. Kayo po ang unang sasagot, Mayor. 90 marami, seconds. Maraming salamat, Madam Moderator Lucci. Well, una, nakita ko po sa pag-ikot-ikot ko po sa iba't ibang dako ng ating bansa, isla, barangay, munisipalidad, na masyado pong na-spoiled ang Metro Manila. Parang ang focus of development nandito sa Metro Manila. So that's why, mga kababayan, ito po ang gagawin ko. Sa bawat piso na ibibigay na development sa Metro Manila, ay ilalaan ko papunta sa far-flung areas. Because kapag dito natin yung ginawa sa Metro Manila, wala na yan masyadong ibibigay na maganda sa ekonomiya. But kung yung same piso ilalagay ko sa mga probinsya, mga dirt road na kung saan dapat kalsada, farm-to-market road, mga pasilidad patubig, mga kababayan, nakakalugmok isipin yung nakita ko sa probinsya. So, kaya po, umasa kayo. Lahat ng mga bagay na infrastruktura na ginagamit sa Metro Manila will be diverted to far-flung areas to create more economic development and movement in the areas. And may awa ang Diyos, mga kababayan, pagtutunan ko ng pansin at napapanahon na sa estado na pagtuunan at puhunanan ng pansin ang agrikultura, mga kababayan. All right. Secretary Norberto Gonzalez, please. Nagsimula po ako na nag-isip na ang isa sa pinakamalaking suliranin ng ating lipunan ay ang ating political system at ang ating tradisyon sa pamamulitika. Sinabi ko po na para bagang ang politika natin sa kasalukuyan ay nakakasira pa sa pagharap natin sa magandang bukas. Akala ko po ay mahihirapan ako na makipag-usap sa ating mga mamamayan tungkol dito. Ako po ay galak na galak. Kasi wala pong level ng edukasyon na pinag-uusapan dito. May pinag-aralan, walang pinag-aralan, mayaman, mahirap. Nakita ko po na ang paghahangad na baguhin ang mga istruktura ng pamumulitika dito sa atin ay tinatanggap ng ating mga kababayan. At sila po ay nahahanda na makipag-usap, makipagpaliwanagan. Ano po ang ibig sabihin ng autonomous regions? Ano po ang implikasyon niyan sa ating kinabukasan? Yung pong sinasabi natin na babaguhin natin ang ating charter, yung pong pag-uusap na parliamentary system, ano ba yan? Aba, sabik na sabik po ang ating mga kababayan na makinig sa pag-discussion ng mga ganitong bagay. Senator Ping Lacson, kayo na po ang sasagot. Napakarami pong natutunan at marami rin kami natulungan on the spot. Ano? Sa halip na mag-rally, pinili namin ni Senate President Soto na makipag-dialogo multisectoral. At na-educate namin lalo na yung mga tricycle drivers, mga farmers, fisherfolk, na kung saan hindi nila alam na sila entitled sa fuel subsidy ng DOTR sa through LTFRB, na kung saan meron 5 billion at pinaliwanag namin sa special provision sa GAA, kasama talaga ang tricycle drivers. Sa mga fisherfolk, ganun din, merong 1.1 billion sa Department of Agriculture na kailangan entitled din sila, pati yung mga farmers. Ang nakita ko rin yung disconnect between the resources, yung national budget, at saka yung needs and priorities of the local government units. Tama-tama po ito sa aming platforma, yung tinatawag namin BRAVE, Budget Reform Advocacy for Village Empowerment, village being represented by the local government units. Bigyan natin sila ng mas malawak at malapad na papel sa pagbabalangkas ng kanilang local development plans at pag-implementa ng kanilang mga proyekto. Mapa development man o mapa livelihood projects. So napakarami po naming natutunan sa kanila at marami rin silang nakuhang impormasyon galing sa amin. Katunayan yung iba, mga farmers natin, ikinonect pa namin doon sa UP Biotechnology, sa UP Los Baños, para sa mga pataba na organic sa halip na bumibili sila ng napakamahal na oil-based fertilizer. Maraming salamat po. Inong Faisal? Sa aming pag-ikot-ikot sa mga probinsya na napuntaan namin ng aming partido,
ay nakita po namin ang sitwasyon, kahirapan ng ating mga kababayan, yung maraming taong walang hanap buhay, walang trabaho, at yung pera ng kaba ng bayan ay nalulustay lamang sa hindi hindi na programa na dapat ay mapunta yung budget na sa mga programa ng ating gobyerno. Kaya po kami sa obserbisyon namin na itong problema ng Pilipinas ay problema pa noon, problema pa ngayon, pabalik-balik, paikot-ikot ang problema natin. Kaya po kami ay sa transition platform kami nakatoon dahil yung gusto namin ay magkaroon na tayo ng changes ng ating sistema sa pamamaraan na isulong ang federalismo nang sa ganun, may lapit natin yung gobyerno sa mga tao sa bawat region para may prioritize ng lahat ng mga probinsya yung pangangailangan nila na sila na ang gagawa ng hakbang para i-develop ang kanilang mga lugar nang sa ganun ay magkaroon sila ng magandang pamumuhay lahat ng mga tao doon sa mga lugar na yun. Salamat po. Dr. Montemayor, your turn. Maraming salamat po. Alam niyo po, more than 30 years, ano, umiikot na ako sa buong Pilipinas. Nagsimula pa nung ako'y maging doktor. Alam niyo po, ang obserbasyon ko, isa lang, magsimula noon at hanggang ngayon, poor and sick Filipinos. 85 to 90 million Filipinos ang estimate ko, ang napakahirap at may sakit na Pilipino, lalong-lalo na ngayon. Dalawa po, ano, ang obserbasyon ko, bakit nangyayari ang ganyan? Dinevolve natin ang LGUs, pero tingnan nyo naman, ha? Ano nangyayari sa kanila? Ang number one, kulang ang binibigay. Buti na lang na na-remind ng Supreme Court sa Mandanas Doctrine na dapat ibigay yung 40% ng national taxes. Pangalawa, no, dalawang kuyan, kulang at corruption. Ang corruption ay binibleed talaga, dumudugo ang ating bansa dahil sa dami ng nakawan. Hindi lang sa central, pati sa mga local government units. Kaya ang gagawin natin, ayusin nating mabuti. Ano ba ang cost ng poverty? Ano ba ang cost ng unemployment? Ano ba ang cost ng lahat ng misery ng ating bansa? Hindi lang natin pwede sabihin dahil sa pandemic, kundi sa maraming bagay, lalong-lalo na ang kulang ang pera at pangalawa, ang corruption. Senator Manny Pacquiao. Ang style po naming pag-iikot ay hindi po kami nagpuput up ng malaking stage at mag-invite ng mga entertainers para pasayahin yung mga tao. Pinupuntahan ko po yung mga barangay, yung sulok ng mga mahihirap. At doon po nakita ako kung paano ang paghihirap, kung anong na para pakiramdam nila at paghihirap sa buhay. Tuwing nakikita ako ang mga mahihirap, parang dinodurog yung puso ko. Parang nakikita ako yung sarili ko nung araw na ako ay mahirap. Talagang ang sinasama ng loob ko yung mga kawatan diyan sa gobyerno, yung mga napagsamantala niya sa gobyerno. Pagdating ng panahon, yan po talaga unang supuin ko bakit nagkaganito yung mga tao because of that. Dahil po wala pong development, walang opportunity na naibibigay natin sa taong bayan. Kaya po, ang puso ni Manny Pacquiao palagi na sa mga mahirap. Sa aking pag-iikot, marami po akong natutunan, marami po akong nalaman yung problema at hinaing ng bawat Pilipino na hindi po nabigyan ng pansin sa matagal ng panahon. At itong ipinaglalaban ni Manny Pacquiao, gusto ko lang tiyakin at ulitin sabihin sa taong bayan na laban ito ng mga mahihirap na tao, laban ito ng sambayan ng Pilipino. Dahil pag si Manny Pacquiao ang naging presidente, humanda na kayong mga kawatan dyan sa gobyerno dahil ipapakita ko sa inyo ang kakaibang administrasyon ni Manny Pacquiao na ang mga kawatan magsama-sama sa kulungan. Mark my word. Salamat po. VP Lenny, ma'am. Ang pinakaaral pong napulot ko, hindi lang ngayon sa pag-ikot ngayong kampanya, pero mula pa nung NGO worker ako, nag-aabogado ako para sa mga basihang sektor, hanggang nasa Congress na ako, hanggang nung VP na ako, na wala talagang kapalit yung magbabad sa communities dahil doon ka nakikinig. At pag sabi kong pagbabad sa communities, hindi during campaign, pero bago pa niyan. Doon ka nakikinig, doon mo nararamdaman yung kahirapan na pinagdadaanan ng ating mga kababayan. At yun yung nag-shape sa mga policies at mga projects na ginagawa natin.
Noong nasa Congress ako, karamihan sa aking mga panukalang batas ay pagtulong sa mga basehang sektor, ang pag-ayos ng korupsyon. Ngayong VP na ako, ganun pa din. Meron kami anti-poverty program na Angat Buhay na nagbababad talaga kami sa pinakamahihirap na mga communities. Ito, kaya inaayos namin ang governance, kaya inaayos namin yung korupsyon. Kasi ang palagay natin, pag naayos natin ang governance, naalis natin ang korupsyon, mas maraming pera yung mapupunta para sa mga proyekto sa ating mga kababayan. Ito, na-realize din natin na kailangan nating palakasin at i-empower ang mga barangays. Dahil yung mga barangays, ito yung unang nilalapitan ng ating mga kababayan. Sila yung may pakiramdam sa hinaing at kahirapan ng ating mga kababayan. Kaya dapat bigyan natin sila ng mas malaking capacity, mas malaking pondo, mas grabing empowerment. Kung ngayong VP ako, marami kami natutulungan, lalo na pag binigyan ako mas malaking mandato. Salamat, ma'am. Mr. Ernesto Abella, sir. Yes, ma'am. Ang isa pong natutunan ko talaga ay makinig. Not only that, nakita ko na sa sobrang mayaman ng Pilipinas, pero ang laki ng agwat na mahirap at mayaman. Ang pangalawa ko pong nakita ay parang nawala ang tiwala ng tao sa gobyerno. At ang pangatlo po ay parang nawalan talaga tayo ng pagmamahal sa bayan. So ang ano nakita ko ay kailangan talagang isali ang ordinaryong mamamayan. We need to include civil society. We need to include them sa proseso. Pangalawa po, kailangan talaga ng gobyernong nararamdaman. Hindi po swerte ang hindi ang kahirapan po ay hindi dahilan sa swerte. Ang kahirapan po ay dahilan sa maling mga pulisiya. Poverty is not the result of luck or destiny. Poverty is the result of wrong policies, and that's why we fail. Ang pangatlo po ay yung kailangan talaga natin ngayon na isang confident national identity. Kung kailangan maisoli po sa mga kabataan ang sense of being Filipino. So yun po ang kailangan natin. So nakita ko po ay kailangan talagang mahalaga yung pananaw para sa bayan. Hindi lang po yung alam natin kung anong gagawin para sa mga problema ngayon, kundi alam po natin kung saan natin sila dadalhin na magkaroon po tayo isang bayan na nararapat sa Pilipino at mga Pilipinong nararapat po sa bayan. Salamat po. Calio D. De Guzman. Sa pag-ikot at pakikipagkonsultahan sa iba't ibang sektor, klaro, grabe yung kahirapang dinaranas ng ating mga mamamayan. Maraming walang trabaho. Kung may trabaho naman, kontraktual ang ating mga manggagawa. Yung ating mga magsasaka, umiiyak doon sa rice tarification law dahil nagpababa ito sa presyo ng kailang palay dahil sa pagtambak ng imported na bigas dito sa ating mga merkado. Yung ating mga kababaihan, ganun pa rin ang kalagayan. Yung ating mga kabataan, hindi pa rin makatiyak na makatapos ng high school. Yung mga ating mga nagkakasakit, nagre-reklamo, hindi makapunta sa mga hospital. At nakita ko diyan nagkaroon ng realization o kawastuhan yung aking tindig na dapat baguhin yung mga batas at patakaran na masyadong pabor lamang doon sa mga kapitalista. Nagli-legalize ng pagkakamal ng yaman ng iilan at nagli-legalize din sa kahirapan ng ating mamamayan. Nakakalungkot, ang dami natin ay boto mula kay Marcos hanggang dito kay Duterte. Ang gaganda ng pangako sa bayan, kaunlaran. Pero yung bigas, presyo ng bigas, hindi mapababa. Presyo ng kuryente, hindi ma-resolve. Mga basic na kailangan ng ating mga mamamayan, hindi ma-resolve. Anong klase itong mga pangakong ito? Ang gaganda ng mga programa para sa bansa, ang gaganda ng sinasabi, pero yung basic na needs ng mga tao ay hindi ma-resolve. Kaya, kumpirmadong tama yung ang kailangan natin. Pagbabago sa politika, pagbabago sa ekonomiya, politika ng masa, ekonomiya ng masa. Hindi dapat tubo, dapat tao muna. All right. Ngayon, the floor is once again open to any reaction, and Dr. Montemayor raised his hand first. Maraming salamat po. Na-mention po ni Senator Pacquiao, ano? Yung mga entertainers. Na ako po, wala ko ni isang entertainer o isang artista. Unless na ako ay nakikitang artista. Pero ang unang tanong ko, ano po ba ang masamang nakikita nyo sa mga entertainer at artista? No? Pangalawa, hindi ba kayo minsan mas maigit pa kayo sa isang artista dahil nakaka-attract din kayo ng mga tao? Senator Pacquiao.
Salamat po. Ang ibig kong sabihin ay hindi natin kailangan yung traditional na mga ginagawa ng mga trapong politician, yung magpagawa ng stage at entertainment, mag-invite ng mga tao. Tayo po ang pupunta sa tao at alamin kung ano yung mga hinaing nila, alamin kung ano yung mga damdamin nila, anong gusto nila. Yun po ang ginagawa natin. Eh yung lumang tugtugin na yan, yung mag-sit up ka ng malaking stage at doon ang mga tao ipatawag mo at magsasabi ka ng, kung ako, iboto ninyo ang pangako, babaon ng Pilipinas. Okay. Mga trapo nga po. Meron po bang nais magtanong, Mayor Isko? Gusto ko lang pong susugan yung sinabi ni Calyodi, no? Kung saan kukunin natin yung pera doon sa iaayuda natin sa mga farmers na nahihirapan dahil sa pagtaas ng fertilizer. Umasa kayo mga kababayan, yung isang pamilyang may utang ng 203 billion na estate tax. Sisiguraduhin natin, sisingilin ko yun, kukunin ko yung 200 billion na yun, ibibigay ko sa magsasaka, ibibigay ko sa driver bilang ayuda ng taong bayang nangangailangan ng tulong ngayon. Gusto ko lamang pong duktungan yun. At dahil wala po si Senator, na alam naman namin yun po ang tinutukoy nyo, hindi po natin masasagot ang komentong yan. Tayo po ay magpatuloy. Senator Pinglacson wants to comment. Gusto ko lang duktungan yung sinabi ni Mayor Isko, no? Tama yun. Alam nyo, pinasa naming mga tax packages, ang dami nun eh. Ang na-attain lamang, 101 billion pesos. Train 1, train 2, ang dami, 101 billion. Eh meron 203 billion nga na sisingilin lamang na andyan na, bakit ay singilin ng biyayar? Okay. Yes, Mr. Faisal. Lahat ng mga reforma na gusto natin mangyari dito sa atin, sa gobyerno, hanggat nandito pa tayo sa bulok na sistema, ay hindi mangyayari yung gusto natin mangyari na pagbabago. Dapat lisanin po natin itong lumang sistema at tumawin na tayo sa bagong sistema na yun ang federalismo. All right. VP Lenny, please. Sususugan ko din yung sinabi ni Mayor Isko saka ni Senator Ping. Kasi ngayon pinag-aawayan, ayaw natin isuspend yung excise tax kahit napakataas ng langis dahil wala tayong pera. Nasasayang tayo sa revenue, hindi papasok sa gobyerno. Ang ibibigay natin na ayuda ngayon sa napantawid pasada ay 200 pesos. Na napaka-konti nun. At ito 230 billion pesos. Pag nasingil natin ito, hindi na natin kailangan tipirin yung ating mga kababayan. Yaman din lang at binuksan nyo ang floor tungkol sa excise tax. At sinabi na po ng DBM na ang ibig sabihin daw nito, pagka pinutol ang excise tax, ay may foregone revenues po tayo na umaabot ng 103 billion. Can anybody care to react to this? Mayor Isko, kayo po muna. Thank you, Madam Moderator Lucci. Yes, kung masisingil ko yung 203 billion na estate tax sa isang pamilya at iatras ko ang buwis ng krudo at kuryente at 50%, we are going to lose 65 billion pesos. Now, meron pa ako 203 billion minus 65, marami pa akong daang-daang billion pa ang pwede natin maibigay sa tao. It's a matter of management, fiscal management lamang at certainty of law. Calyodi? Ako, hindi ako sa pag-aalis ng excise tax. O dapat, ituloy. Yung pag-impose ng pag-alis. Saan kayo na ituloy ang pag-alis okay. Ng excise tax? Kasi malaki, para lang sa ganun makaligtas yung ating mamayan doon sa impact nung itong oil increase na ito. Pero labas pa dyan, tingin ko dapat mag-impose tayo ng wealth tax sa lahat ng mga bilyonaryo dito sa ating bansa. Nang sa ganun, magkaroon ng pondo. Pero sang-ayon din ako, pare. Kailangan natin kunin yung 203 billion na yun. Hindi po pwedeng mag-usap ang mga kandidato. Dito lang po. Dapat lahat ng tanong. Sino pa pong Senator Ping? Ako po, baka hindi nagkakaintindihan. Ang proposal ko po, temporary lang yung suspension ng excise tax. Ang matitipid po dyan, 10 pesos doon sa gasolina, no? Sa crudo, 6 pesos. 5 pesos doon sa regular, 3 pesos sa kerosene. Temporary lang, maski 3 buwan, itaas pa natin yung threshold from $80 per barrel, gawin natin $90 per barrel. Pero temporary, baka ang akala ng DOF, permanently na isususpend na. Hindi po, hindi ganun kalaki maging foregone revenues.
Mr. Montemayor. Nagtataka ako, no, bakit hirap na hirap nating ibigay sa mga mahihirap, no? Etong hinihingi nila naman na pansamantala itong excise tax na 210 billion. Samantalang itong foreign itong mga foreign corporate tax taxpayers natin, binaba natin ng napakalaking tax sa create law, no? From 30% to 25% or 20%. Ako po, sang-ayon ako sa pagtanggal ng excise tax na yan, at least temporarily for the relief of our kababayan. Senator Manny Pacquiao. Ang pinag-uawayan dito, yung tanggalin o hindi tanggalin. Kung tatanggalin po yung excise tax, ay makakabuti rin. Eh kung hindi po tatanggalin yan, yung income, yung collection na lang ng excise tax, yun na lang i-subsidize sa ating mga motorista, yung mga commuters natin, para hindi naman sila mahirapan, no? At ganun din yun pong sitwasyon nun, tanggalin o hindi tanggalin, para yung income, eh magagamit din doon sa to subsidize them. Okay. Salamat po. All right. We'll move on to another question na may connection po sa original question tungkol sa aral na napulot ninyo sa inyong pangangampanya. Okay, according po to a December 2021 SWS survey, 69% of adult Filipinos believe that the problem of fake news in media is serious. And according to the same survey, a majority or 51% of Filipinos find it difficult to spot fake news on all platforms. Ang tanong po sa inyo, anong klaseng regulasyon, kung meron man, ang inyong ipaiiral sakaling kayo ay maluklok para po makontrol ang fake news syndrome, hindi lamang sa bansa, no, pero bilang tulong na rin sa buong mundo. Simulan po natin kay Senator Pacquiao dahil siyang una nagtaas. Maraming pong salamat. Kailangan po talaga makontrol yung mga fake news na yan, makontrol ng ating gobyerno yung social media dahil marami pong nasisira ang buhay. Unang-una, marami pong mga impormasyon na isaksak natin sa kukuti ng mga young people ngayon na pinapaniwalaan nila. But hindi po yan totoo. At pangalawa po, nakakasira po ng buhay yan. Malaki po ang epekto niya ng mga fake news. Dapat maparusahan yung mga gumagawa ng mga fake news. Alright, taas lang po ng kamay dahil tatlong kandidato na lang po ang tatawagin ko. Okay, Mr. Faisal. Madaling magsalita ng batas. Pero sa ating lipunan ay nakikita natin yung batas natin mahinang-mahina isulong yung mga batas natin na dapat ay nabigyan ng katarungan yung lahat ng dapat ay sila ay patungan ng parusa dahil sa kanilang mga ginagawang mali dito sa ating bansa. Mayor Isko. Thank you, Madam Moderator Lucci. Well, certainty of laws. There are already laws existing. It has to be applicable to everyone. And that includes the source of this application. We should make, kailangan natin silang habulin at papanagutin bakit sila pumapayag na magkaroon ng mga fake accounts sa kanilang application. Second, Ma'am Lucci, nga pala, hindi po fake news yung estate tax na 203 billion. Supreme Court ruling po yun with finality. Thank you very much. Singilin na lang. Okay, do we have room for one more answer? Okay, VP Lenny, I saw you raising your hand. Ako agree ako kay Mayor Isko na kailangan hanapin natin yung source. Kasi halimbawa po ako, dalawa ng companies yung naggawa ng study na sinasabi ako yung number one. Ako yung number one na tinitira ng lahat na disinformation at number one na nakikinabang sa disinformation si Mr. Marcos. Number two, kailangan yung social media platforms should be made accountable dahil sila yung nagiging bahay nitong mga disinformation na ito. All right. Are we okay now? Do we have room for one more answer? Okay. Sorry po. Hanggang dito na lamang po ang partikular na tanungan at baliktaktakan na ito. Maraming salamat po sa ating mga kandidato. Pero wag po tayo munang magpaalam. Tapos na pong sagutan at batuhan ng opinyon. Pero
Huwag kayong aalis dahil ang panghuling pahayag ng ating mga kandidato, susunod na po yan sa pagbabalik ng Pilipinas Debates 2022, The Turning Point. Live pa rin po tayo sa Sofitel Philippine Plaza para sa huling bahagi ng Pilipinas Debates 2022, The Turning Point. At muli, narito ang siyam sa sampung presidential candidates para sa kanilang panghuling pahayag. May isang minuto po ang bawat kandidato at mauna po kayo, Ginoong Ernesto Abella, sir. Can you repeat? Tayo po ay magsisimula na sa ating panghuling pahayag. Meron po kayong isang minuto for your closing statement, sir. Alright. Salamat po. Nag-ikot po ako sa aking pag-ikot. Ay meron po isang pabalik-balik na tanong. Sakaling maluklok ako, kayo, sabi ganun, ano pong pwede niyong gawin para sa mga magsasaka? Ano po pwede niyong gawin para sa amin? Anong pwede po yung, ano po yung hinaharap namin? At lagi pong bumabalik na ang kalila pong kahirapan ay hindi po dahil lang sa swerte, kundi po dahilan sa mga pulisiya na kung saan yung kanilang kahirapan ay nagiging profit para sa ibang tao. For example, when they lose their farmlands, somebody else gains, somebody makes, let's say, a subdivision out of it. So nakita ko po na ang kailangan talaga ay papakinggan ang tao at isali sila sa pamamahala at dun makikita natin ang pwedeng pagbabago ng bayan. Kasama po lahat, hindi lang po pabor sa iilan. Hindi lang po pabor sa mayaman, kundi po pabor sa lahat, lalo na ang mga hihirap. Salamat po. Calliodi de Guzman. Ang kasaysayan ng halalan sa Pilipinas ay nagpapakita na kung ang maboboto sa eleksyong ito ay galing na naman sa tok-tok ng ating lipunan, mga milyonaryo, bilyonaryo, o kaya naman suportado ng bilyonaryo, trapo at dinastiya, walang pagbabago. Hindi sapat na magpalit ng pangulo, ng mukha ng pangulo sa Malacanang. Ang kinakailangan natin ay baguhin talaga ang sistema ng ating gobyerno, ang mga batas at patakaran na nagli-legalize sa kahirapan ng milyon-milyong mamamayan natin at nagpapayaman sa sektor ng iilan sa tok-tok ng ating lipunan. Kaya kinakailangan natin ngayon sa mga mamamayang naghahangad ng pagbabago ay baguhin natin ang ating sistema ng pagkilala sa eleksyon. Huwag lamang sa pagpapanalo ng inyong kandidato, kundi yung pagbabago ng buhay ng mamamayan sa loob ng 6 na taong panungkulan ng inyong binoto. Kailangan natin ay kandidato mula sa baba ng ating lipunan. Yun lamang at maraming salamat. Mayor Isko Moreno. Maraming salamat, Madam Moderator Lucci, at maraming salamat sa Commission on Election sa pagkakataon na binigay niyo sa amin. Mga kababayan, ako po, ang tingin ko, kailangan natin crisis manager. At hindi po sa pagbubuhat ng bangko. Buong buhay ko po, krisis ang kinaharap ko. Bilang basurero at 10 years old, sidecar boy, artista, hindi nakapag-aral sa gobyerno. Lahat po yun, buong tapang ko pong hinarap upang malagpasan ang mga krisis sa buhay. Yan po ang gagawin ko sa darating na 2 taon, ng 6 na taon, kung ako'y bigyan nyo ng pagkakataon maging pangulo. Katulad ng halimbawa ng gusto namin mangyari ni Doc Willie, life and livelihood. At kung ekonomiya ang pag-uusapan, ang mahalagang ekonomiya sa akin ay ekonomiya sa loob ng tahanan ng bawat pamilyang Pilipino. Yun ang tunay na magandang ekonomiya. Maraming salamat po. Ginoong Norberto Gonzalez, sir. Ang hinaharap po, parang hinaharap po natin ngayon kahit anong sagot ang ibigay natin parang hindi tama. Kung tayo po ay lalabas upang magtrabaho at hindi iintindihin
ang danger ng pandemic, baka mamatay tayo. Kung hindi naman tayo lalabas sa trabaho, baka tayo magutom. Ang nakikita po sa katayuan ng ating mga kababayan, laging ganyan. May nakikita ang mga kandidato na ang tingin nila ay matalino at pwede namang maglingkod ng tama. Pero hindi naman popular at pwedeng hindi manalo, ay bakit mo papag-aaksayahan ng panahon yan? Ito po ay mga katanungan na hinaharap ng ating mga kababayan. Tayo po may panahon pa para patuloy na mag-usap at para sanayin ang ating puso na gumawa ng tamang desisyon. Senator Panfilo Ping Lacson. Mula sa pagiging sundalo at alagad ng batas na lumaban sa terorismo, rebeldeng komunista at mga mapusakal na kriminal, bilang GPNP na nagpatino at naglinis sa hanay ng kapulisan, bilang senador na kailanman dinabahiran ng korupsyon, nais ko pong pagpatuloy na magsilbi sa ating bayan. Among all the presidential aspirants, narito man o laging absent, walang sino man, kundi ako, ang sadya at aktwal na nagsugal ng sariling buhay sa pagligtas sa panganib ng sino man. It takes a leader who is competent, qualified, and experienced to turn the promises of unity, bilis aksyon, angat buhay, into reality. Kailangan natin ng Pangulo na handang ipaglaban kayong lahat para ipanalo ang sambayanang Pilipino. Mabuhay ang Pilipinas. Ginoong Faisal Mangondato. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kababayan ko dito sa ating bansa, ang problema noon ay problema pa rin ngayon. Dito po sa lumang sistema ay hindi masusolusyonan anuman ang gawin ng magiging pangulo dito sa ating bansa. Kaya po, mga kababayan ko, ang aming ini-offer sa ating mga sa Pilipino ay lisanin na itong sistemang bulok na nagkakaroon ng sakit maski sinong umupo sa upuan ng pagkapangulo sa ating bansa. Kaya po, sa sistema na bago ay may bagong pag-asa ang sambayan ng Pilipino. Mabuhay po tayong lahat. Dr. Jose Montemayor. Maraming salamat po. Kung lolobin po ng ating Panginoon ako'y maging Pangulo, dalawa po, no? Dalawa po ang may papangako ko. Number one, godly leadership. Sa gabay ng Diyos, ang bansa'y aayos. Pangalawa, there will be peace. No more IATF na nagpapagulo. No more mandatory vaccination na binaviolate ang karapatan ng pantao, ng ating mga kababayan. No more bad policies of no vax, no ride. Ang ibibigay ko po, mga kaibigan, mga kapatid, isang pamumuno na sincero, tapat, at ang sinasabi ay ginagawa. I appeal to you, my fellow Filipinos, na piliin nyo ang isang tao na nagpapakumbaba sa Panginoon. Hindi po ako ang pag-asa, kundi ang ating Diyos. Maraming salamat po. Senator Manny Pacquiao. Unang-una po, nais kong pasalamatan ang ating Panginoon at pasalamat ako na kasama ako dito sa mga nasa entablado ngayong gabi. At bakit si Manny Pacquiao? Si Manny Pacquiao po ay mapagkakatiwalaan. Hindi po ako magnanakaw. At hindi ko po gagawin mangawat sa ating gobyerno. Si Manny Pacquiao po, kung pag-usapan ang paghihirap, ay hindi po yan konsepto kay Manny Pacquiao. Totoo po yung naranasan ko. Naranasan ko pong matulog sa kalye. Naranasan ko pong magutom. Naranasan ko pong tubig lang ang inumin para makasurvive, malipas ang gutom. Kaya gagawin ko ang lahat. Maibsan lamang ang paghihirap ng sambayan ng Pilipino. Kay Manny Pacquiao po, hindi po si Manny Pacquiao sinungaling. Sa ngalan ng Diyos, yan po ang aking kasunduan sa bayang Pilipinas. Kaya po hayaan niyo pong dadalhin ko kayo sa kampyonatong hangad ko. Bayan,
Daghang salamat. Ma'am Vice President Leni Robredo. Ang kailangan po nating Pangulo, yung magmamadaling samahan ka pag nahihirapan ka, handang magsakripisyo para tulungan ka, handang harapin kahit sino para ipaglaban ka. Ako po may eleksyon o wala, bagyo man, kahit anong sakuna, pandemya, kahit anong problema, nandito po ako. Kahit po anong kwento ang ipakalat sa akin, ang totoo, kumpleto po kami ng resibo. Kaya po wag na nating hanapin ang ayaw namang humarap sa atin. Lahat na oras, nandito po ako, hinaharap kayo, ipinapakipaglaban kayo. True leaders show up and man up. Kaya po sa darating na Mayo, the best man for the job is a woman. All right. Maraming salamat po sa siyam na presidential candidates na buong tapang at buong loob na tumanggap sa hamon ng COMELEC. Maraming salamat po sa inyo. Salamat din sa lahat ng hindi bumitaw sa panonood. Abangan po bukas ang debate naman ng mga kumakandidatong Vice President. Mahigit isang buwan na lamang, hahatulan na natin ang mga bagong mamumuno sa ating bansa. At sa mga boboto, sa May 9, 2022, abay kilatisin po nating mabuti ang ating iluluklok para maging 17th presidente ng Pilipinas. Sa inyong mga boto, nakasalalay ang kinabukasan ng bansa sa susunod na 6 na taon. Gawin po nating panata ang pagtataguyod ng isang mapayapa at maunlad na bansa. Bumoto po tayo ng tama. Ako po si Luchi Cruz Valdez. Salamat at magandang gabi.